Alamin natin ngayon ang lagay ng panahon dahil kailangan pa rin ng tubig. Ariel, kailangan pa bang sumayaw ulit tayo o kailangan bang meron pang low pressure area muli para magpaulan dito sa Luzon at may yung panibagong sama ng panahon na yan, ating binabantayan. Tuloy-tuloy na kaya yan, Ariel? Yes, kabayan, meron pa rin tayong mga aasahang pag-ulan dahil may habag at panagadala ng mga pag-ulan at bugso ng hangin dito sa may bahagi ng Luzon na hinihila po ng dating bagyong Dodong o severe tropical storm Talim na palanfall na dyan sa may southern China. At magiging maulan pa sa malaking bahagi ng bansa bukas dahil maliban sa habagat, meron din pong thunderstorms. Maghanda at magingat pa po kapamilya dahil posible pa ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, isang low pressure area ang nabuo sa silangan ng bansa kahapon at nakapasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang tanghali. Nasa layo itong 925 kilometers silangan ng northeastern Mindanao kaninang hapon. Sa ngayon po ay wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Pero bukas ay posibleng maging bagyo na ang LPA at bibigyan po ito ng local name na Egay. Pahilagang kanluran o northwest ang magiging pagkilos nito at pagsapit po ng Biyernes ay nasa may silangan na ito ng Luzon. Samantala, halos buong linggo namang may habagat pa sa kanlurang bahagi ng bansa na posible ring hilahin na ng bagyo pagsapit ng Biyernes. Magbabago pa po ang ating pagtaya kaya manatili nakaantabay sa updates ukol po sa bagyo o potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, maulan na sa malaking bahagi nito tanghali pa lamang at mas marami pang lugar ang uulanin pagsapit ng hapon. Sa gabi naman, may malalakas pong pag-ulan dito sa may Surigao del Sur, maging sa may Davao del Sur, Davao Occidental at Sarangani Province. Sa Visayas, sa Negros at Panay, may kaunting ulan sa umaga pero buong Visayas na ang makakaranas ng mga pag-ulan sa tanghali. May malalakas pong ulan bandang hapunan sa may Leyte at Southern Leyte at paglalim pa ng gabi maulan pa sa Leyte Provinces, sa may Bohol, Northern Cebu, sa may Siquijor at ilang bahagi ng Western Visayas. Sa Palawan, mula tanghali hanggang hapon may ulan sa halos buong probinsya. Mawawala po ito at may pag-ulan pa sa ilang lugar pagsapit ng gabi. Sa Luzon, magpaulan pa ang habagat dito po sa may western part ng Pangasinan, sa may Zambales at Bataan sa umaga. Buong Luzon naman na ang ulanin pagsapit ng tanghali at sa hapon, may malalakas na ulan sa may Cordillera at sa Ilocos Sur at sa gabi, malaking bahagi pa ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, sisilip ang araw sa umaga pero aasahan din ang pagbugso pa ng hangin at mga pag-uulap. Bandang tanghali po at hapon, mataas ang tsansa ng pag-ulan kaya huwag pong kalimutan ang inyong mga payong at kapote. Samantala, nasa 40 na ang nasawi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa South Korea. 13 rito ang nakuha mula sa mga sasakyang nalubog ng baha sa isang tunnel sa Cheongju. Nagsimula ang matinding pag-ulan noong nakaraang linggo pa na siyang nagdulot ng pag-apaw ng ilog sa North Cheongcheong Province. Mahigit 10,000 na ang inilikas dahil sa matinding ulan. Siyam pa ang naitalang nawawala at nagpapatuloy ang search and rescue operations at mahigit 900 rescuers kasama na ang divers ang naka-deploy. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,